Hello guys, this is Kuya Dong. Ano nga ba ang naging dahilan bakit nagkaroon ng separation or gap between God and man? Mga ibigan, mga kapatid, na pag-aralan natin sa ating mga previous videos na ang dahilan nito ay ang kasalanan. Nang dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng separation ang Diyos at ang tao. Nung unang panahon, nung before the entrance of sin, ay talagang may close communication ang tao at ang Diyos. Ang ating mga unang mga magulang, sina Adan at Eva, ay talagang nakakasalamuhan nila ang Diyos. Pero after the entrance of sin, mga ibigan, mga kapatid, nagkaroon na ng separation. Ang dahilan ay ang kasalanan. At ngayon, mga ibigan, mga kapatid, ang pag-aaralan natin, ano ang solusyon para magkaroon ulit ng or manumbalik ulit ang relasyon ng Diyos at ng tao dahil nagkaroon ng gap or separation. Diyan papasok ang ating pag-asa, mga ibigan, mga kapatid. Hindi tayo iniwan ng Diyos na wala tayong magagawa. Actually, may solusyon, mga ibigan, mga kapatid. At yan ay si Jesus. Si Jesus, mga ibigan, mga kapatid, ang tanging solusyon ng sin problem, ng problema ng kasalanan. Maraming problema ang naidulot ng kasalanan. Nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng paghihirap, nagkaroon ng kaguluhan. Nung lahat ng nakikita natin na kasamaan, ito ay dulot ng kasalanan, mga ibigan, mga kapatid. Kaya nga naman, ang tanging solusyon nito ay si Jesus. Si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao at pumunta siya dito sa lupa. Ipinanganak siya, nagpakatao siya para tayo ay mailigtas. Siya ay naging example natin, mga ibigan, mga kapatid, kung paano ang tamang pamumuhay sa ating lahat. Pinakita niya, mga ibigan, mga kapatid, kung paano ba mamuhay ang isang Kristiyano, ang isang taong may Diyos sa kanilang buhay. At si Jesus din, at dahil nga siya ang solusyon sa sin problem, mga ibigan, mga kapatid, dahil gusto niya tayo ay maligtas, tayong lahat, ay siya ay nagpakamatay doon sa Kalbaryo, sa cross. Buhay niya ang naging kapalit para sa ating kaligtasan. Kaya nga ang sabi sa John 3:16 na for God so loved the world that kung sino man ang maniwala at manampalataya sa kanya ay talagang maliligtas. Ano? Yan ang pangako ng Diyos sa atin, mga ibigan, mga kapatid. Ang mediator natin, ang ating tanging tagapamagitan sa Diyos ay si Jesucristo. Hindi po ang ating mga religious leaders, hindi po ang ating mga kaibigan, hindi po ang mga santo, mga saints, ano? Hindi, tanging si Jesus lamang. Ang sabi pa nga ng Biblia, walang ibang pangalan dito sa lupa, ano? Dito sa mundo na makapagliligtas sa atin. Tanging pangalan lamang ni Jesus. Only Jesus can save us. Siya lang ang ating superhero, mga ibigan, mga kapatid. Ang daming superhero ngayon, no? Mga anime, mga superhero. Pero ang ating ultimate superhero talaga, ang tunay na superhero, mga ibigan, mga kapatid, na talagang siya ang makapagliligtas sa atin, ay si Jesus. Kaya nga, patuloy siyang pumakatok sa ating mga puso, mga ibigan, mga kapatid, para i-accept natin siya. No? Walang dahilan para hindi natin siya i-accept sa ating mga buhay. Walang dahilan para hindi tayo manampalataya sa kanya. No? Ipinakita niya kung gaano dapat tayo mabuhay dito sa lupa. At pabasahin din natin ang Biblia, mga ibigan, mga kapatid. Kung tayo ay mamuhay according sa kalooban ng Panginoon, makikita natin na napakaganda ng reward, ano, buhay na walang hanggan. Kaya nga naman, mga ibigan, mga kapatid, let us accept
Jesus Christ in our lives, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At hindi lang basta-basta na pananampalataya, kundi dapat pananampalatayang buhay. Meaning, may pananampalataya tayo at may bunga ito. Nakikita sa pamumuhay natin na may Jesus sa ating buhay. This is Kuya Dong. God bless sa ating lahat.